Dak Short Stories present. True Horror Stories Compilation. Aswang na isinulat ni Diane Villaruel. Kilala si Kuya Jomar sa lugar namin. Siya kasi ang may pinakamalaking tindahan doon at mabait naman talaga siya. Kung kaya't lahat ay bumibili sa kanya at kinakaibigan niya. Si Kuya Jomar ay may isang anak at ang asawa naman niya ay itago na lang natin sa pangalang Ate Linda. Tuwing bumibili ako sa kanila, ang pamangkin ni Ate Linda ang kinaaaliwan ko doon habang naghihintay. Ang kulit-kulit kasi ng batang iyon at talagang nakakaaliw. Sobra din kasing cute pang bata. Hapon iyon at naglalaro ang batang makulit sa tapat ng tindahan kasama si Ate Linda. Habang busy sila sa paglalaro, ay may isang matandang babae na biglang sumulpot sa likod ni Ate Linda at sa pakiwari ko ay nasa 50 pataas na ang gulang noon. Puri ng matanda sa bata. Ang cute naman ang batang yan! Ang matandang iyon, ang pinakakinatatakutan sa lugar namin. Ang chismis kasi, isa siyang aswang. Pero hindi naman ako naniniwala dahil wala namang ebidensya. Oo nga po eh, kulit-kulit pa. Matalim ang naging titig ng matanda sa bata, dahilan upang ito ay umiyak. Pinasok ni Ate Linda sa loob ang bata at tumigil naman ito. Kinagabihan, magsasara na sana si Ate Linda at Kuya Jomar ng tindahan dahil pasado alas 12 na rin iyon. Nagulat sila dahil nakita nila ang matandang babae na naglalakad sa tapat ng tindahan. Sabi ni Ate Linda sa kanyang asawa, "Yun o, Mar, yun yung matanda o. Ating gabi na pero nasa labas pa din." "Ha? Anong matanda? Saan? Wala namang matanda dyan eh." Kahit na naguguluhan si Ate Linda, hindi na lamang niya iyon pinansin kung kaya't ipinagpatuloy na lang nila ang pagsasara ng tindahan. Alauna na ng madaling araw, matutulog na sana sila pero nagpapalahaw sa iyak ang bata. Ang akala ng kanyang ina ay naiinitan lamang ito kaya't pinalipat ni Ate Linda ang mag-ina sa kanilang kwarto dahil may aircon doon. Pero hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak ang bata. Inilabas iyon ng kanyang ina sa tapat ng bahay sa may gawing terasa pero lalong lumakas ang iyak noon. Muli na naman nilang ipinasok sa loob ang bata at ayaw pa rin talagang tumigil sa pag-iiyak. Hindi na rin alam ni Ate Linda at Kuya Jomar maging ang ina ng bata ang gagawin nila dahil hindi naman nila alam kung ano ba ang nangyayari. Hindi kasi iyon simpleng iyak. Iyak iyon na nangangahulugang takot na takot. Pinagmasdan nila ang bata. Nakatakip ang isang kamay nito sa kanyang mukha habang ang isang kamay naman ay tila parang nangangapa. Namumuntla na ang bata dahil sa walang humpay na pag-iyak at pati na rin ang kanyang ina ay gusto na ring umiyak ng oras na iyon dahil naaawa na sa anak. Narinig na lang ni Ate Linda ang gripo na bumukas sa likod ng bahay nila kung kaya't pinuntahan niya ito. Pero nangilabot siya nang makita niya na mahigpit namang nakasara ang gripo. Bumalik siya sa kwarto kung nasaan ang bata at ang asawa niya
At laking gulat nila nang biglang pumutok ang ilaw at umusok. Sa pagkakataong iyon, alam na ni Ate Linda na hindi normal ang nangyayari. Para bagang inaaswang ang bata. Naalala rin niya kasi ang hapon na kung saan binati ng matandang pinagchichismisang aswang ang bata. Nagsaboy ng asin si Ate Linda sa buong kabahayan at doon na lang ay biglang tumigil sa pag-iyak ang bata. Alas 6 na ng umaga pero hanggang ngayon ay binabantayan pa rin nila ang bata dahil natatakot sila na baka kunin ng aswang ang kawawang musmus. Natatandaan ko na wika ng lolo ko sa akin noon na pag nagustuhan ng aswang ang isang bata ay gagawin daw nila lahat ang kanilang magagawa para lang makuha ang gusto. Nabuntis ang asawa ng kuya ko pero hindi siya inaswang dahil may pangontra siya at lagi siyang naglalagay ng asin sa bintana at pinto. Pero pag nakuha daw nila ang bata, mamamatay daw iyon at ang katawan naman ng bata ay mapapalitan ng katawan ng saging. Pero ganun at ganun pa rin ang itsura. Parang totoong bata. Pag inaswang daw ang isang tao, kunin daw ang buntot ng pagi at ihampas sa aswang. Yun daw ang pinakamabisa na paraan para mapas lang ang mga ganong nilalang. Unti-unti daw ito magkakasakit hanggang sa tuluyang mamatay.